Sir Benjo, magandang hapon sa'yo. Yes, Sir Bong. Ngayon ay Friday. Bukas ay Saturday. Oo oh, nga eh. Practice namin ngayon sa graduation. Ah, talaga? Nag-graduate ka na? Bata na. Ay, mga bata. Oh, kahit nakalip ako eh. Nag-report. General na rehearsal natin mamaya na ng senior high school. Yes, sir. Yes, sir. Binanggit mo yan, Sir Benjo, yung graduation. And next week ay mga end of school year rights na, yes. Sir Benjo. Yes. No? Meron tayong schedule sa school recognition. And of course, yung debit order sa end of school year rights natin. Moving up, graduation rights ng senior high school ay, ang sabi dun sa debit order ay May 29, 30, 31. At parang na-extend pa ng June 1 yan. Sir Benjo, particular depende. Yung Sabado yan eh. Depende kung pagka talagang tinapos ng oras. Deem necessary. Parang nakalagay yun sa debit order. Tama yes, ba? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Ah, ikaw ba ay meron ng gagamiting na outfit para sa graduation natin sa Benjo? Well, bibili ako mamaya. No? Huwag kang bumili kasi may regional memorandum ano, na nilabas ang ating RB. Ang susuotin ng ating mga guro sa mga end of school year rights ay ano, hindi ka nagbabasa ng ng debit order ng region. School uniform na lang. Hindi na kailangan ng mga magagarbong. Even yung mga magagarbong Pilipinyana na outfit. Oh, kasi last year, bumili ako ng barong eh. Oh, diba, pangmalakasan. Hindi na kailangan bumili ng mga Pilipinyana. Tama rin yung sabong ha? Wear na outfit. Oh, kasi yung ating mga guro, ano? I-share ko lang sa'yo. Kahapon, meron ako natanggap na text message. Oh. Pinorward ko dun sa local. Ano yan? Ang sabi, tatlong set yung kanilang damit. Uniform? Yes. No? Hindi naman yan sa NCR, of course. Sa NCR nga eh, sa bomb eh. No? Ayoko nang banggitin ako anong division. Ba? Pero naiparating na natin no, doon sa division. Ano? Isa lang ang order ng ating director. Baka naman na-late yung pagkakabasa ng school head doon. No? Kasi iba yung sa kinder, iba yung sa grade 6. Ah, baka naman ano, baka naman sa school uniform yan, Sir Benjo. Hindi, pinabili daw sila eh. Ah, ganun ba? Sabi ko eh, bakit naman kayo bumili? Oo nga. Ako eh, kasi, well, so, ako. So, hindi yan ang kagustuhan ng ating regional director. Mm-hmm. So, magkakaalam ko pwede ko ba i-shoutout si okay, RD? Shoutout po ha, kay regional director, Joyce Andaya, mahal na mahal natin. Oo. Alam niyo lang dito sa atin. Oh, talaga? Pumunta na dito sa Caloocan. Ewan kung pupunta dito sa school natin. Hindi, hindi. Division office yata siya. Ah, oo. Basta tayo, dito sa Caloocan High, ay susunod tayo doon sa debit order na ang susuotin natin sa ating graduation, even sa ating moving up, ay yung ating mga school uniform. Parang napag-usapan ng mga teachers namin ay Monday, din yata yung medyo maganda. Monday, maliwala. Yung green? Ayan. Green? Monday green, no? Hindi pa sa akin green, ha? Pero sige lang. Sige lang, okay. Sir Benjo, puntahan na natin yung ating topic ngayon. Kasi kahit nag-vlog na tayo dun sa salary increase ng mga teacher, ano, ay palagi pa rin nagtatanong. Tinatanong nila, ang tagal-tagal na ng pag-aantay natin. January, February, March, April, May na ngayon, ano? June na next week. June na next week. Yung inaasahan natin na salary increase, ay matutuloy ba talaga ito, Sir Benjo? Ano na ba ang update nito? Well, yan din ang laging tanong sa atin, ano? Paulit-ulit pa rin ako dito, eh. No? At alam nyo, talagang dyan natin makikita ano, na hindi talaga priority, eh, no? Talaga? Hindi pinaprioritize yung teacher. Hindi ba yan ang papag-usapan? Ano pag-uusapan naman, Sir Bong, no? Pero, puro well, usap lang. Yeah, no? At least, no, nung confirmed naman, no? Kinonfirm naman ng DDM and even some of our legislators, no? Okay. Meron tayong adjustment ngayon. Maliit nga lang, di ba? Sabi ng DDM, 2-8%, di ba? Kailan ibibigay yan? Hindi pa kasi daw tapos yung pag-aaral. Ganun? No? Hanggang baka naman buong taon ay puro pag-aaral na lang, Sir Benjo. Oh, wait, in fact, pwede ito pa pinag-aaralan. Ah, talaga? Diba? Kasi in anticipation of the end, no? Or a last tranche, no? Of SSL 5 nung Duterte administration ano. Natapos ito 2023 eh. So dapat 2024 at least may adjustment dapat no. So it will be by way of executive order no. Perhaps no. Pero yun nga no, hanggang hindi pa tapos yung pag-aaral. 2 weeks ago no, less than 2 weeks ago, naglabas yung DPM ng update. Oh, ano na yun na nga daw no, na hindi pa nga tapos yung pag-aaral at ina-expect nila na matatapos ito no within the second
quarter, within the first half. No, so eh, June. Eh, sa sinasabi mo, baka parang wala tayong aasahan? Meron naman. Kumbaga, inaasahan natin ito dahil kasi ang inaasahan natin within 2024 fiscal year, no? Ng 2024, tama ba ako? Yes. The budget is for fiscal year 2024. Hindi. Sabihin, matatanggap pa natin yan ng within 2024. Yes. Again, no? Ayan, yes ang sagot ni Sir Benjo. Ako kasi, ang of course, this is based on the dialogues na with the DBM at sumulat din sa atin, no? Nailabas ko, no, doon sa isang TDC live, no, stream, no, na meron tayong ano, meron talaga tayo, no, na sumagot sa atin yung DBM, eh, no, na yun nga pinag-aaralan pa, no, at subject doon na well, pending the studies, no, na sinasabi nila hindi pa nila kayang ibigay kasi tanong natin specific, eh, magkano ang ibibigay ninyong aumento, no, depende yun din kasi, no, sa position, no, kung salary grade 1 ka, salary grade 10 or 11 or whatever, no. So sa ngayon yung ganun, hindi pa yun kayang ibigay sa atin ng DBM. Yun din naman yung nilabas nila, no. But one thing is for sure, ang sabi ng DBM ay meron talaga. Meron for 2024. In fact, dun sa dialogue natin sa mo, retroactive. Yes. No, but, retroactive ng yes, January. Yes, ang sinasabi mo, kung mag-take effect siya, halimbawa, ibigay ng July, ano? Sabi mo, retroactive. Yes, sir. Yes, so, sir. Makukuha pa rin natin yung mula ng January. Yes, sir. January, February, well, March, ano? Well, that's the... Yan ang ibig mong sabihin. Yeah, that's the confirmation then of DBM officials, no? When we had our dialogue po in last October. Oh, so Sir Benjo, talagang we will hope pa rin. Mag-open tayo. Yes, keep our fingers crossed, no? Uh-oh. Siguro, kasi hindi naman yan i-confirm kung wala, no? And in fact, meron namang budget talaga na ipinasa, no? Yun naman ang susi dyan, eh. Kung may budget, meron talaga, di ba? Kasi kahit may budget, kung merong batas, tapos walang budget, abay, delikado yun. So, ito may budget, pero walang policy. So, wala pang policy. So, ang ibig sabihin, Sir Benjo, pwede natin i-assure, kasi ito lang naman yung gusto marinig ng ating mga guro, no? Pwede natin i-assure na talagang magkakaroon tayo ng salary increase dito sa 2024. Yeah, based on the DBM's pronouncements, no? Siyempre, pag sinabi natin, sigurado kami dyan, biglang bumawi si DBM, yari tayo, wala nang manonood sa atin. Ah, ganun ba? Diba? Our basis always, no, is of course, no, the pronouncements, nga nila, the assurance, eh, no? Well, okay lang. Marami naman ganun, eh, di ba? In the past, may mga ganyan tayo. Sinasabing dito to, pag biglang dumating, pahilig naman yung mga nagsabi, yes, na hindi. Diba? Saka totoo pala. Sige, Sir Benjo, di tayo magtatagal. Yes, sir. Ito lang muna yung topic natin. Maraming salamat sa iyong pagpapaulang sa ating yes, plan. Of course. Okay.